Sa pagbubukas ng TFC News, naging saksi ito sa ilang firsts sa mundo ng showbiz ngayong 2019. Mayo pa lang ng taon, nagsama-sama na ang ilan sa malalaking OPM artists para sa first 1MX concert sa Asia na ginanap sa Singapore. Nagpamalas ng kanilang world-class Pinoy singing sa nasabing concert sina KZ Tandingan, Darren Espanto, Bugoy Drilon, Jada Avanzado at Ben & Ben. Bahagi rin ito ng 25th anniversary ng TFC at 65 years ng ABS-CBN. Oktubre naman nang nailaunch ang first digital series ng TFC Studios, ang Hinahanap-Hanap Kita. Umikot ang kwento sa anim na magbabarkada na nangarap ng mga ibang bansa at napadpad sa Dubai maliban kay Helen na ginampanan ni Maha Salvador, na bago ang lahat nang di na nagparamdam ang asawa ni Helen na siyang hinanap niya sa Dubai. At sino naman ang di makakalimot sa pagpapalabas ng highest grossing Filipino movie of all time, ang Hello Love Goodbye, na nagsimulang ipalabas worldwide noong Agosto. Tumabo ito sa takilya ng kulang-kulang 1 bilyong piso sa worldwide ticket sales. Ang Singapore naman ang first na nagpa-international screening ng mega blockbuster movie sa Asia Pacific. Nakuna ng TFC News ang red carpet showing na dinaluhan ng lead stars nito na sina Catherine Bernardo at Alden Richards. Naging nominado pa ang pelikula para sa Best Asian Film category ng 2019 Australian Academy of Cinema and Television Arts or ACTA. Ang ACTA ang counterpart ng Oscars ng Amerika at BAFTA ng Great Britain. Makakaasa kayo na mas marami pang first sa showbiz balita ang ihahatid sa inyo ng TFC News pagdating ng 2020. Mula dito sa Singapore, June Rigunan, TFC News.